Mga showbiz, inaasahan na ang muling pagbubukas ng Pinoy Big Brother House bago matapos ang taon. Ngunit kasabay niyan ay ang pag-aabang sa magiging bagong host ni Big Brother. Sino kaya ang karapat-dapat na maging addition sa mga host ng darating na bagong season? Sa pagkawala ni Tony Gonzaga, ay marami ang nagulantang pangalan bilang kapalit niya as one of the host ng pinakasikat na reality series na Pinoy Big Brother na makakasama ni na Bianca Manalo at Robby Domingo. Kamakailan nga ay kinumpirma ng ABS-CBN Star Hunt Business Unit Head Raymond Dizon. Tila pahiwatig ito na magbabalik sa takdang panahon ang isa sa pinakamatagumpay na reality show sa bansa, ang Pinoy Big Brother. Nitong 2022 lang, nagtapos ang huling edisyon ng PBB kunsan ang actress-singer na sis Angie Salvacion ang itinanghal na big winner. Kamakailan lang ay giniba na ang bahagi ng bahay ni Kuya na noon ay kinatatayuan ng Pinoy Dream Academy at naging extension ng nasabing iconic na bahay para sa mga ilang season nito. Subalit, nandoon pa rin ang main house at control room para magamit pa para sa mga susunod na edisyon ng PBB. Maaalalang naging usap-usapan noon ang pag-iba sa kalahating bahagi ng Pinoy Big Brother House. Ayon sa ABS-CBN TV Production Head at dating Business Unit Head ng PBB na si Direk Laurenti Jogi, matapos raw ang kontrata na pag-upa nila sa lugar na yon at impractical daw na i-renew pa ito. Sa panayam kay Direk Loren ay tiniyak niyang magkakaroon pa ng PBB new season sa mga darating na taon, pero hindi pa tiyak if magkakaroon this year. Not sure when, but yes, we will still have PBB in the future. May mga hindi naman naniwala dahil baka umano promo lang at baka i-renovate lang nila for the new season. Maalalang sinabi naman nga ni Direk Laurenti Jogi na hindi giniba ang main house o control room. We still have the main PBB house and control room, which hopefully we still get to use for the next PBB edition, ani ng direktor. Ilang former housemates naman ang nalungkot sa balita, kabilang narito sina Maris Racal at mag-asawang Melay Cantiveros at Jason Francisco. Matatandaan na taong 2004 nang itayo ang bahay at naging landmark na sa area. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinion. At kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.